So okay mga Babs, musta pala? Ngayong araw pala, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong AC manifold gauge sa pag-check ng aircon ng sasakyan natin. Simulan na natin ito mga Babs. So okay mga Babs, ito yung AC manifold gauge. Ito yung ginagamit na tools para makita yung pressure ng AC system natin. Ginagamit rin ito sa pag-check ng AC system ng bahay, ng mga inverter, ng window type aircon. Ang pinagkaiba lang dito sa sasakyan, ang ginagamit na ano na free yon or yung dapat nating gagamitin gauge sa pag-check nito, yung merong ano R134A. Ito kasi may nakalagay yan R22, R12 saka R502, pero yung dito nasa dulo niyan, yan, yun yung pinaka R134A. So ito yung gagamitin natin. Makikita nyo, yan siya. Siya. Ito yan, binili ko to kasi hindi kasama to. Bumili ako ng bukod na ganito mga Pops, yung quick release. Yan. So kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang ano, ito yung sa low side, ito yung high side, okay? So yan, meron yan, ditong valve, yan, kuklose nyo lang yan. Tapos may mga hose yan. Yung blue sa low side, ito sa high side, tapos ito yung yellow. Kapag magtatapap tayo, ito yung i-coconnect natin sa pinakatangke. So ganito gamitin yan mga Babs. Ngayon, pag gagamitin natin ito, siguraduhin nyo, sarado itong mga ito mga Babs. Sarado yan. Sarado, ito sarado rin. So sarado pareho yan. Tapos nung sasakyan natin, hahanapin natin dito, yung low at saka high side. Ito, andito yung high side, saka ito, ito yung low side. Okay? Ito, wala nang takip eh, nawala na eh. So, hindi naman kayo magkakabali ng connector dyan, kasi ito, yung sa low side, ito, dito, mas maliit yung pinakabutas niya. Sa high side, mas malaki. Kita, oh. So, sakyan na to, ito yung high side, ito yung low side. So, ang gagawin lang natin ganito. Ito, ito double check nyo mga Babs, ha? Yan, meron naman yan ditong open at saka close. So, dapat yan naka-close yan. Okay? So, pag pinihit natin yan ng ganyan, mag-open yan. Kapag nag-open yan, ang mangyayari, ito, yan, babaon na yan dito. Pag bumaon yan dito, yung pinaka-pressure ng low side, papasok na dun. Dito sa hose, tas makikita na natin yung pinaka-pressure niya. So, ganyan, dapat to naka-close. Naka-close yan, ha? Close. Ito ako yan. Tapos, ito, ipapasok nyo lang dito. Ngayon, okay na. Tapos, dali natin ito. Ito naman yung sa high side. Sa high side, ganun din. I-double check nyo. Yan. Naka-close yan. Naka-ganun yan mga Paps. Yan. Tapos, pasok natin ito. So, ito na siya mga Paps. Ayan na. Ito na yung sa high side. Tapos, ito yung sa low side. Ngayon, tignan nyo, ayan siya. Siguraduhin yung naka-close to, mga Paps. Close to, itong sa high side, saka sa low. Close yan. Tapos, tignan nyo yung gauge yan. Nasa 0, 0. Ito, pag babasahin natin, ha, itong part na to. Yan. Yung nasa labas. Tapos, mga Paps, konting ano lang, paalala lang. Kapag gagawin nyo to, dapat yung temperature natin, yung ambient temperature o kaya yung room temperature, itong labas ha, around ano, 30 to 36 degrees Celsius. Okay? So, kapag mas mainit or kapag mas malamig, malaki posibilidad na maka-apekto ito sa reading ng AC system natin. Okay? So, yan siya. Double check nyo. Sarado to. Sarado to. Tapos, check nyo maigi. Yan. Yan siya. Ang gagawin nyo, mga Paps, i-open nyo yan. Okay? Open nyo. Ngayon, huwag nyo sasagarin ha. Huwag nyo sasagarin ng todo. Pag pinihit nyo ng pa-open yan, pag may nabasa na kayong pressure dito, okay na yun. Huwag nyo sagarin kasi baka masira yung pinaka-valve niyan dito sa loob. So, ang gagawin ko, ganito. Tingin nyo ha. I-open ko yan. 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 So, ayan siya. Yan. Tapos nun, dito sa high side din, ganyan. Open ko rin. Yan. So, meron na ako nakukuha. Yan. Huwag nyo sasagarin mga Paps. Once na lumabas na yon or nakita nyo na merong reading rito, huwag nyo nang sagarin ng ano, ng pihit. Baka masira kasi. So, eto kung makikita nyo yan, yung low side ko around 110 PSI, yan, lagpas ng konti, 112 yata. So, 110 PSI, lagpas ng konti. Tapos dito, 110 PSI, so yan siya. Yan yung static ano, pressure. So, hindi pa dyan nagtatapos yung pag-test natin. Ngayon na kailangan natin gawin, paanda rin natin yan. Start ko makina mga Paps.
sa pag-test ng AC system natin, ang gagawin nyo, isasagad nyo yung blower, tapos mag-aircon kayo, sagad rin yung ano natin, yung thermostat setting natin, okay? Tapos bukas ang bintana. So, start ko na yan. Yan. Sagad na yan. Yan. Bukas ang bintana, mga paps, okay? So, okay mga paps, ito yung nakuha ko. Ayan o. Okay, so kung nakikita niyo yan, ito around ano to, 175, 180, so around 180 itong sa high side. Itong low side ko, tingnan nyo, mapapansin nyo, around ano na to, ang baba na, so then around 5 yung nakukuha ko. So ito try kong bomba mga paps. So, ang baba na siya mga paps. So, okay mga paps. So, nakuha na natin yung low side at saka yung high side ng sasakyan na yon. So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga basic scenario na reading na pwede nyo makuha. Ito, pwede nyo maging reference to kapag mag-check kayo ng AC system nyo. Dapat gagawin nyo yung testing ng 30 to 36 degrees Celsius yung ambient temperature. Tapos, yung RPM nyo estimated ng 1,000 to 1,500 RPM. Ngayon, ito yung mga basic scenario. Meron pang isa yan. Mamaya papakita ko. So, dito, pag nakakuha tayo ng 22 hanggang 14, kasi sa 180 to 230, ito yung low side, ito yung high side. Normal yan. Pag binobomba natin yung accelerator, mas bobomba yung compressor niya, mas lalamig siya. Okay? Kaya ganyan ang ginawa ko range. Ngayon, kapag low pressure naman, yung 0 to 21, tapos yung nakuha ko sa high side ay 0 to 150, makikita yung low pressure yan, ang pwede nyo check, baka merong free yung leak or kulang sa charge. Okay? So basic lang yan mga paps. Dito tama tayo sa pangatlo, kapag nakakuha tayo ng 40 to 60, yung nakuha natin 250, pataas to 350, high pressure yan, i-double check nyo mga paps, baka overcharge. So itong sinabi ko, basic scenario lang to. Marami pang iba't ibang scenario na pwedeng ma-check, pero ito mga basic lang. May isa pang scenario yan mga paps. Tignan nyo to, yan. So ito, ang reference na to ay 0 hanggang 21, 180 to 230. Low side, high side. Kapag ganito nakuha nyo, may posibilidad na may blockage sa AC system nyo. Ano kailangan nyo check? Filter dryer at expansion valve. Kanina, 5 to 6 and 180 yung nakuha ko, low and high side. Kung titignan nyo to mga paps, itong basic diagram na to, makikita nyo yung flow ng refrigerant. Ayan siya. Ayan. Makikita nyo naman yung arrow. Ayan. Papasok dito sa filter dryer. Ayan. Papasok dito. Diba? Dito nakalagay yung ano ko, gauge ko. Dito sa low side, syempre, at saka sa high side. Yung pressure dito, sa high side, ay normal. Nakita nyo naman kanina, diba? Pero, dumaan dito yung pressure niya. Oops, dumaan dito. Tapos dito, naging mababa na. Sa diagram na to mga paps, makikita nyo anong dahilan kung bakit bumaba ang pressure ko dito sa low side. Ito ba? Ito? Ito? Or ito? Diba, nakuha nyo yung ano, yung sinasabi ko. Isa sa mga posibleng dahilan kung bakit bumaba yung pressure ko sa low side ay etong expansion valve. Ngayon mga paps, yung sasakyan na yon, hindi ko talaga alam kung kailan huling na-servicean ng aircon o na-check yung aircon noon. May posibilidad na yung aircon system noon ay na-check mahigit 10 taon na ang lumipas. Sobrang tagal na. Hindi ko alam kung kailan, pero matagal na yan mga paps. So ito yung tinuturo na may problema. Kapag nagsiservice ng aircon, syempre, na-check na nila yung expansion valve. Okay, halimbawa, yan ang tinuturong ano, may problema. Syempre naman mga paps, isang baklasa na lang rin. So, madugong baklasa niyan, maabala, matrabaho, idadamay na nila syempre yung receiver dryer, yung filter dryer, at linis na rin syempre ng mga yan. Okay? Sa paglilinis at pagre-recharge nito, medyo ano, kailangan ng gamit. Hindi basta-basta. Madali lang, pwede nating ano, baklasin, mag-charge tayo ng Freon, okay, ganun. Pero kasi mga paps, may kailangan gamit yan eh, yung ano, panghigop ng moisture. Yung iba kasi ginagawa, syempre, china-charge lang, yan, baklas, palit nito, linis, charge. Kung tutusin, pwede naman, pero hindi standard. Kasi bakit? May posibilidad kapag ginawa yon, may mga matitirang moisture sa loob ng tubing natin. So, makaka-apekto yun sa flow ng refrigerant natin, mga paps. So, kaya yung iba, mga eksperto na, meron silang vacuum, hinihigop nila yung pinaka-moisture niyan, saka sila nagkakarga ng Freon. So, yun yung magandang practice.
Kung kumpleto kayo sa gamit, maaaring nyo magawa yon. Pero kung ano lang kayo, DIY lang, pwede naman, kaso may risk doon na magkaroon ng moisture yung mga lines nyo, mga paps. Okay? So, okay mga paps, sa pagtatanggal nitong quick release natin, i-close nyo muna. Kasi pag tinanggal nyan, nako, mahirap na. Ano yan, sasabog yan. Kumbaga, yung pressure nya malakas talaga. Ngayon, gagawin ko, i-close ko muna to mga paps. Okay? Nakalagay naman dyan yung label kung ano yung close dito rin sa kabila. So, ayan siya. Close ko. Okay na yan. Ngayon, may konting pressure yan mga paps. Ingat kayo rito, ha. Ayan. Dito, konti-konti lang pressure sa low side, eh. Sa high side, malakas ang pressure niyan. So, ingat kayo dyan, mga paps. So, close nyo muna. Double check, no? Close. Okay. Okay. So, yun siya. Balik ko na to. So, okay mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana itong video na to nakatulong to kung magbe-basic checking kayo ng aircon nyo sa sasakyan nyo. Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.